Magandang araw sa iyo, Ka-Inspire. Isa na namang kwento, ang inyong matutunghayan sa episode na ito, na tiyak akong kapupulutan mo ng aral at inspirasyon. Matagal na nagtrabaho bilang OFW sa Canada, ang ginang na ito, na kung tawagin sa kanilang lugar ay si Aling Belen. Mahigit 20 taon din siyang namalagi sa nasabing bansa sa iisa lamang na employer. Sa kanya na nga halos lumaki at nagdalaga, ang noon ay isang taong gulang lamang niyang alaga, na ngayon ay isa ng profesional na abogado. Iyon nga lang, dahil matanda na ay gusto naman ni Aling Belen na makasama naman ang kanyang pamilya. Maganda na ang buhay ng kanyang mga kaanak sa Pinas. Napatapos na niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak, at may kanya-kanya na silang trabaho, hanggang sa kanyang pinakabunso. Kahit papaano, ay swerte pa rin si Aling Belen, dahil lumaki na mababait at mabubuting tao, ang kanyang mga anak. Kahit pa kulang sila sa pagmamahal at gabay ng isang ina, dahil nga nasa malayo siya. Mabuti na nga lang at ngayon ay makababawi na siya. Mababawi na niya ang mga panahong nahiwalay siya sa kanila. Masayang sinalubong ng kanyang pamilya, si Aling Belen. Bumaha pa nga ng luha, sa muli nilang pagkikita, ng kanyang mga anak. Pagkatapos niyon ay tuwang-tuwa pa niyang ipinakita sa mga ito, ang kanyang mga pasalubong, lalong-lalo na ang mamahaling bag na ibinigay sa kanya ng kanyang alaga. "Wow, Mama, napakaganda naman ang bag na to," kumento pa ng kanyang anak. Nang sa wakas ay alisin na nila sa kahon ang naturang bag. "Nako, espesyal nga raw yan," sabi ng alaga ko. "Ingatan ko raw at huwag na huwag ko raw munang bubuksan hanggat hindi ako nakauuwi rito," paliwanag pa ni Aling Belen. "Naks naman, Mama, mukhang mahal na mahal ka talaga ng alaga mong yun. Mabuti na lang at naintindihan niya na aalis ka na sa kanila at magre-retire na." Napabuntong hininga si Aling Belen sa sinabi ng kanyang anak. "Nako, kung alam nyo lang kung gaano ako iniyakan nun. Ang sabi ko nga, ay maaari naman siyang bumisita rito sa atin kung nami-miss niya ako. Tutal ay may pera naman yun." Bahagya siyang nalungkot, nang maalala ang kanyang alaga na sa tagal ng panahong kasama niya, ay talaga namang napamahal na rin sa kanya. "Ikaw pala ang dapat na magbukas nito, Mama. Para sa iyo talaga ang regalo na ito. Kaya naman, Mama, buksan mo na po," sabik pang sabi ng kanyang anak na agad namang tinaliman ni Aling Belen. Nakangiti niyang inalis ang nakabalot sa naturang mamahaling bag. Ngunit hindi akalain ng ginang na sa tuluyan niyang pagbubukas nito ay bubungad sa kanya ang limpak-limpak na perang laman nun. "Mama, ang daming pera," hiyaw ng anak niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Belen sa nakita. Dahil doon, ay agad niyang tinawagan ang kanyang alaga sa ibang bansa upang itanong kung bakit ganito ang laman ng bag na ipinabaon nito sa kanya. At doon niya napag-alaman na iyon pala ay matagal na nitong iniipon upang ibigay sa kanya para sa kanyang pag-uwi. Alam ng kanyang alaga na mahirap lang ang pamilya ni Aling Belen. Kaya naman pinangarap nito na bigyan ng magandang buhay ang taong itinuring niya na ring ikalawang ina. Para daw iyon sa pagmamahal at labis na pag-aalaga na ibinigay sa kanya ni Aling Belen kahit pa hindi naman siya nito kadugo. "Pinaiiyak mo naman ako niyan, Iha. Dahil sa ginagawa mo ay nami-miss tuloy kita," naiiyak na sabi ni Aling Belen sa kanyang alaga habang katawagan ito. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga anak pati na rin sa kanyang asawa. At halata naman ang tuwa sa mukha ng dati niyang amo at alaga. "Huwag kang mag-alala, Nani. Magkikita ulit tayo," nakangiti namang sagot sa kanya ng dalaga. Nasa tagal ng panahong kasama niya, ay naturuan niya na rin kung paano magsalita ng Tagalog. Ginamit ni Aling Belen ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang alaga at ng dating amo upang mag-umpisa ng negosyo na lalong ikagaganda ng kanilang mga buhay. Ngunit bukod pa roon, ay tinupad din ng dati niyang alaga sa ibang bansa na itinuring na rin niyang anak. Ang pangako nitong pupunta siya sa Pilipinas.
Dahil makalipas lamang ang ilang linggo, ay nagulat na lamang sila nang bigla itong dumating at sinorpresa si Aling Belen. Napakasaya naman ang naging reunion nila kahit sa sandaling panahon lamang. So ano masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ang iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ba bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.